So for this month, our theme is about leaders in the Bible or character in the Bible that can give us inspiration, could influence us to become a better Christian and to increase our faith. So, nung pong nag-meeting kami, ang bilis pong nakapag-decide nung aking mga kasamang magtuturo this month. At sinabi na po nila agad who are the character ng Bible na gusto nilang ituro. And so, ako po, hindi ako nagsabi ng pangalan ng Bible character because I was hesitant kung sinong pipiliin ko. And then, the past 2 weeks, tinanong po ako ng husband ko. Ang sabi niya, sinong character ang ituturo ko? Sabi ko, wala pa. And then, he suggested na, why not teach Gideon or Joshua? Well, they are good character and very strong personality na meron sila na pwede nga naman din. But then, nung inaral ko, tinignan ko yung historian Gideon at saka ni Joshua. Maraming beses na po nating narinig yung story about that. Pero sabi ng Lord, hindi eh. Hindi talaga yun. And so, the Lord is giving me Jonah. But I said, Lord, why Jonah? Parang, di ba, may name tag siya as a runaway prophet. And then how come? Why should I teach about Jonah? What's the positive thing we can get from out of Jonah's story? And then again, I asked my husband, Daddy, can you please swap with me? Can you do the first Friday? Sabi niya, na naman? Again? So, I said, because until now, I'm not having a solid idea kung sinong i-teach ko. And then, nag-suggest ulit si Kuya Bernard ng mga Bible character. Why not babae daw? Para since ako lang naman ang babaeng nagpo-preach. Still, nung magbabasa na ako, still the Lord is leading me to Jonah. Okay, Lord. Sino po ang pwedeng makipaglaban sa God, no? Okay, Lord. Paano yun? Should I start that the Jonah, the prophet? The runaway prophet? No. The Lord said, don't focus on him being a runaway prophet. Dig to it. What is the reason behind? He was tagged as a runaway prophet. And the Lord gave me this word. Okay. Ayun, give me this word, prejudice, no? And ang sabi ng Lord, madalang lang itong pag-usapan. At hindi ito laging nababanggit sa Bible. Itong attitude na to, being prejudiced. And the Lord actually addressed it in New Testament. Jesus himself addressed being a prejudiced in the New Testament. So prejudice po is not just existing nowadays, but it was existing even in the Old Testament. At nung New Testament nga during Jesus Christ, dinil niya to, in-address niya talaga about prejudicism. So we will tackle about prejudicism. Let us see and evaluate ourselves. Maybe somehow we are a prejudiced person. Eh Lord, saan ko ilalagay si Jonah? Ito po ang title natin. The Prejudiced Jonah. No. He's not a runaway prophet, but he is a prejudiced Jonah. Kasi, being a prejudiced, naniniwala ako, Jonah, bago siya matagan ng title ng runaway prophet, he was a very good prophet. He was mightily used by God. He was obedient to the Lord. Until dumating itong pagkakataon na to, because of being prejudiced, no? Nagkaroon siya ng prejudice sa kanyang puso, sa kanyang isipan, and then isang punto sa buhay ni Jonah, he failed. He failed the Lord and he failed his ministry as a prophet. So, let us see. Take aside po muna natin si Kuya Jonah. Okay. Let us reflect muna po sa ating mga sarili. Are we prejudiced?
walang sasagot niyan. Are you a prejudiced person? Nasabi ko po na sa panahon ngayon, it is not poverty ang number one na problema ng mundo. It is not terrorism. It's not drug addiction. It's not murder or any kind of crimes. It is not. Ang number one na problema ng mundo is prejudism or prejudice. Or sa ibang terminology, discrimination. Imagine, lahat po ng away, lahat ng problema na meron ang mundo ngayon, it is because of discrimination or prejudice. Bakit po may mga gera because of prejudice? Bakit po maraming nag-aaway even sa company, sa bahay, mismo sa ating simbahan, ang mag-asawa, bakit sila nag-aaway? It is because of prejudice. At hindi natin siya masyadong napapansin. At natuwa ako, may nakita ko na isang bulwagan. Ito, ang ganda, no? Diyan lang po yan sa kanto, sa may Los Angeles, California. At unique itong museum na to. Kasi usually, mga museum na makikita natin ay mga science museum na madalas pinupuntahan ng mga estudyante. Or, madalas pinupuntahan po ng mga estudyante to gain more experiences or learnings, no? At marami din mga national museum, every country mayroong national museum, at yung mga mahilig sa history mahilig pumunta sa mga ganitong klase. But this museum is really unique kasi ito ay tinatawag na Museum of Tolerance. Kakaiba, Museum of Tolerance. Ang founder po nitong Museum of Tolerance is Simon Simon Wiesenthal. Isa po siyang Holocaust survivor at isa siyang Nazi hunter. So, alam na natin, dahil siya ay Holocaust survivor, ang tema ng building na yan or ng museum na yan is about Holocaust. But, meron pa. Because the museum is a human rights laboratory. It serves as a human rights laboratory and educational center dedicated to challenging visitors to understand the Holocaust in both historic and contemporary context. At ang pinakamahalaga na gusto ko sa museum na to, it confronts, naririnig niyo po? Okay lang po. It confronts all forms of prejudice and discrimination. So, pag pumunta ka sa lugar na yan, malalaman mo whether you are a prejudice or not. Whether mataas ang level ng iyong discrimination sa katawan or hindi. Pagpasok mo daw po dyan sa loob ng bulwagan na yan, yan po ang papasok, ang bubulaga sa iyo. Dalawang pintuan. Prejudice door at saka unprejudiced. Given the opportunity na makapunta tayo sa Los Angeles, California, at nakapunta tayo sa museum na yan, which door are you going to enter? Bago po kayo sumagot, hayaan nyo lang po muna ako. Madalas daw po pumapasok ang mga tao, siyempre sa unprejudiced. No one wants to be tagged as prejudiced. Tama, kasi prejudice is a negative connotation for someone or anybody na masabihan ko prejudiced. It's not good. It's negative. Kaya madalas po daw may pumapasok sila sa may unprejudiced. So, malamang, baka dun din tayo pumila. Pero before that, gusto ko munang malaman natin kung ano bang ibig sabihin ng prejudice bago tayo mag-desisyon. Kung anong pintuan ang papasokan natin. Alam ko po, alam nyo na ang ibig sabihin ng prejudice, but allow me to show you the meaning of it. It came from the two word, pre, and then judge. So, meaning to say, prejudge mean prejudging. Bago pa lumabas yung hatol, let's say, ng isang kriminal, bago pa dumating yung Supreme Court at magbibigay ng verdict, nauna ka na. Yun lang man po yun kadali. It is a preconceived opinion or unfair and unreasonable opinion or feelings on someone, especially when formed without enough judgment.
enough knowledge or thought. Eto na, jump into conclusion na. Yung hindi mo pa alam ang buong istorya, hindi mo pa talaga kilala kung sino si ate, and yet, eto ka na. Meron ka ng opinion. Lalong-lalo na po yung mga prejudice, madalas yung mga opinionated na mga tao. Sa lahat ng mga issue, may opinion. These are the people who are prejudiced. Hindi po daw maganda yun. At ano mga example ng prejudiced? Bigotry, it's yung being narrow-minded. Naisip ko, di ba madalas sa probinsya, yung mga kababaihan doon, mga simple lang, mga walang makeup, no, nang adaster lang, maghapon ginagawa, maglinis ng bahay, magluto, mag-alaga ng mga anak nila. Eh kaso isang araw, may dumating si Luis, nakapit bahay, may kasamang babaeng maganda na naka-makeup, pusturong-pustura, kaganda-ganda. Napangasawa pala yun ni Luis. Eto na itong mga kapitbahay na mga kababaihan, nakita ngayon itong si Magda, kaganda, no? Magda. Okay. Ang mga taong makitid daw ang isip, lalo na yung mga conservative na sinasabi nila, no? Hindi po yung ibang klaseng conservative, no? Antimano ang papasok daw sa isipan nila, ay, nakuha niya lang yan sa yung kaparet? Ano ba yung term? Clubhouse. Parang hindi na at pangit ang ano clubhouse. Basta yung sa mga mababang lipad na mga babae, ah, walang kwenta ang babaeng yan. Kasi pagka naka-makeup, ang kanilang ipag-iisip, mababang lipad or mababang klase ng babae. No? Nag-jump na sila into conclusion. I-judge na nila yung babae na yun na mababang uri ng babae. Eh yung pala, kaya siya maayos sa katawan, eh lumaki sa magandang pamilya, at siya pala ay isang manager ng bangko. See? Stereotype. Meron kunwari tayong bisitang dumating, at ipinakilala siya ng ating mga worship coordinator. Ang sabi, ito po ang ating kapatid na si Joe. Galing po siyang Pampanga. Oy, narinig ang Pampanga. Mayabang yan. No? Na stereotype na, na typecast na, kapag kapampangan, mayabang agad. O eto naman po si Kuya Ramon. Siya po ay galing Tondo. Ay nako, astig yan. Iwas-iwas ka dyan, baka masaksak ka. Hindi lang yun. Medyo itabi mo yung mga gamit mo, yung cellphone mo, baka mamaya mawala na yan dyan. No? Yun po, natatypecast. Ito yung prejudice na klase ng ugali at marami pa pong iba. No? Yung racism, yung sexist, classist, alam yung mga classist? Ay, si Ate Irene, hindi siya pwede sa grupo natin kasi mga health practitioner tayo, mga high class. Siya secretary lang, hindi siya pwede dyan. Grupo tayo ng mga engineers. So, hindi pwede si Kuya Ed dyan. Yung mga lahat ng mga mekaniko, sila-sila lang magsama. Lahat ng mga ang sahod, yung mga kinaklas, classification, may level, yung sahod na ganito, dyan. Yung ganito, dito. Yun po, prejudiced. So, sa dami po ng example ko, siguro naiintindihan nyo na ano. At makakapili na po kayo kung anong pintuan ang papasukan natin. But before that, para higit pa nating maintindihan sa pinaka colloquial term na ginagamit natin ngayon, na pwede natin gamitin sa word na prejudice ay judgmental. Madalas po natin itong ginagamit, diba? Yung paka-judgmental mo naman. Diba? Nakita si Kuya, ang agang nagising. First time na amoy ang bango-bango ni Kuya. Parang dati hindi naman siya nagpapabango. Saan kaya siya pupunta? Siguro may kadi. Judgmental? Napagtripan lang naman ang pabango. Masama na ang dating. See? There are things po na parang akala natin, wala lang. But kapag po nasanayan natin yung being a prejudiced or putting opinion in everything, ang pinakamasama is magiging discrimination. No? We discriminate people.
based nga sa race, sa religion, sa belief, sa standard ng kanyang pamumuhay, sa class, and everything. Okay? So kung ganun, a-agree po kayo sa akin? Tayong lahat pumasok na tayo dun sa prejudice na dito po. Wala po bang judgmental dito? Sino pong makakapagsabi dito na kahit isang beses sa buhay niya hindi siya nakapag-husga or nag-prejudge? Judgmental. Eto tayo. Sa maliit na bagay, maliit na usapin, napaka-judgmental natin. And, at madalas pa, pag nag-judge tayo, we are biased. So, eto po ang sabi ng Bible. Alam niyo po yung contest na bawal judgmental? No? O, di ba makikita natin, nanonood lang tayo eh. Pero, nagtanong si Vic Soto. Ang tanong niya, sino sa kanila ang nagtitinda ng baboy sa tinda, sa palengke? O, di ba, kanya-kanya kayong sagot? Sabihin, may kanya-kanya kayong judgment. Prejudice. Ano usually ang magiging sagot? Ah, yung mataba, sigurado yan, nagtitinda ng baboy sa palengke. No? Okay, sino dyan ang lawyer? Ah, sigurado yung nakabarong or naka-amerikana na. Eh, kaso ginugulo nga kasi, di ba? Inaayusan lahat. Lahat mukhang maayos. Lahat mukhang attorney. Ito ang problema kasi because we prejudge. At hindi nga daw po yan siya maganda. Pero, at in-address nga po ni Jesus Christ in the New Testament, God addressed this. That sabi niya, in Luke 7, verse 37, Luke 6, verse 37, do not judge, so you will not be judged. Do not condemn, so you will not be condemned. So as much as possible, kung kaya natin not to judge, shut up. Because, what? Ang sabi sa Matthew 7, 1 and 2, do not judge or you too will be judged. For in the same way you judge, you will be judged also. And with the measure you use, will also be measured to you. Sino ditong gustong nahuhusgahan? No one, di ba? So then stop judging. Stop it. It's not good. Especially tayong mga Kristiyano, dapat hindi. But, ibig bang sabihin ni Jesus na we are not allowed to judge at all? No. Kaya niya lang po sinabi yon. The only reason God says not to judge, so you will not be judged, because God knows yung ating mga kaisipan, yung ating judgment is always biased. It always influenced by our emotions. Always influenced by our nurture and nature. Ito daw pong utak natin, our mind, it is consist of 100 billion cells. Imagine. Pero sa recent findings or studies, 86 billion cells. Regardless, kahit pa 50 billion na lang, andami. So imagine kung gaano karaming mga memory, mga information na pwedeng ma-store dyan. At mostly, lahat ng information na meron ka, nai-store siya sa ating unconscious mind. Kaya kapag minsan tayo nagdi-decision, even without you knowing, kahit yung pinaka-purest heart, purest motive mo to judge fairly, eh nahaluan pa rin siya because ando doon kasi, nakastore doon. Kasi ang alam ko, kapag ka-anak ng pastor, ano yan eh, kailangan finesse, masunurin sa magulang, hindi sumasagot sa magulang. Na stereotype na ganun dapat ang isang anak ng pastor. Parang dinumero ba? Kawawa naman si ate. Pati ang mga lahat ng sasabihin nila, yung kilos nila, pag-upo nila, lahat yan ay nakatingin talaga. Dinumero sila. See? Kasi yun yung naitanim na sa isip natin na kapag anak ng pastor, kailangan mahinhin. Kailangan disiplinado. Kailangan hindi nagkakamali at hindi nagkakasala. So, mali po. Okay? So, kaya lang po sinasabi na huwag tayong mag-judge. Kasi hindi pure. Minsan laging, influence ng emosyon.
Lalo na kapag ang involved anak or asawa. Especially pag girlfriend pa lang, mas matindi. Di po ba? Or si boyfriend. Kapag ang involved magulang, family members, lumalabas na po yan, yung pagiging bias. Sinabi ko po dito, unconscious bias is different from bias. Kasi yung unconscious bias, without you knowing, kaya nga prejudice nga eh. Hindi mo kasi alam pa yung pinaka-istorya at nag-judge ka. Pero yung bias, alam mo na yung istorya, mali talaga siya, pero kinampihan mo pa. Yun po yung bias, which is not good. At syempre, pwede naman tayong mag-judge. Kaso lang, eto nga po, punta tayo sa ating scripture. Sabi po sa scripture text natin, always bear in mind ha, ito pong mga scripture text na to, pag tayo'y magja-judge. Una, everyone agrees na our supreme judge is our Lord Jesus Christ. Amen? God, our Lord. Sabi po sa Isaiah 33 verse 22, for the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king. And then sa Acts, then Peter opened his mouth and said, of a truth I perceive that God is no respecter of persons, but in every nation whoever fears him and works righteousness is accepted by him. Naka-underline po, no respecter of person. God is no respecter of person. Other version po, na sa no respecter of person, no favoritism. At sa ibang salin pa, no partiality. Sa Tagalog, walang tinatangi or walang kinikilingan. Kaya marapat lang talaga na ang ultimate judge natin is God, our Lord Jesus Christ, because pantay, wala siya talagang kinikilingan. Be it believer or non-believer, sigurado, fair ang judgment niya. Hindi porke Kristiyano ka, ikaw ang kakampihan ng Lord at mali ka. No, it's not. At lahat po tayo haharap sa Lord pagdating ng panahon, we will know and we will see and we will prove na ang fair talaga ng ating Panginoon when it comes to judgment. So kung talagang necessary na talagang kailangan nating mag-judge, especially kung ikaw ay member ng isang decision-making body, kung sa opisina, di po ba? Or sa iba't ibang klaseng organization, if you are part of the decision-making body, then required ka talagang mag-judge. And of course, if you are a leader, especially ng simbahan, you are required to judge. Wala po tayong magagawa but to judge, especially if there are cases na dapat i-judge. Ang sabi ng Lord, pwede namang mag-judge. Pero ang sabi niya kasi sa John chapter 7, verse 24, do not judge by appearance, but judge with rightful judgment. We can judge, but judge with rightful judgment. Ano pong ibig sabihin nung do not judge by merely appearance? No? Ibig sabihin yung facade lang. Yung palang ang information na alam mo, eto palang. You have to dig deeper. Hindi yung facet lang ang nakita mo, narinig mo lang na ikwento ni kapatid, you jump into conclusion. That is not rightful judgment. Ang right judgment is what? Kailangan alamin ang buong katotohanan. Kaya nga di po ba nire-require, kailangan may dalawang witness pa. Para talaga rightful ang judgment. At hindi lang yon. Usually ang mga leaders ng simbahan, kapag nag-judge sila, ginagamit nila siyempre ang Matthew chapter 7, 1 and 2, yung na-mention ko kanina. Kung ano daw yung panukat na ginamit mo is the same measure that is going to use for you. And then the leader should use ang measure for the judgment is only the word of God, nothing more, nothing less. Then if you do that, if we do that, mga kako-leaders, if we do, we use the Word of God as a reference in our judgment, then I am 100% sure na tama ang judgment natin. See? So, pwede po tayong mag-judge. No? Basta lang dapat rightful judgment. At kailangan, since we are Christian, we have the image of God. We should have no respect of person. Walang kinikilingan. Amen po?
Parang tapos na ako. Okay, going back to the word prejudice ngayon. Ako po, malakas ang loob ko, I can say, with humility and boldness, I am a prejudiced person. Maybe not every day in my life, but one way or another, I do. No? I misjudge and I prejudice most of the time. Siguro kaya ito ang binigay ng Lord no, na message. Kasi ito yung problema natin lahat. Accept it or not, this is our problem. Kaya maraming sigalot sa loob ng iglesia because of this. Kaya maraming problema sa office, workplace, sa bahay because of prejudice. So it's up to you. But for me, I am a prejudice. Now, paano kung palagay mo no, with all pureness sa puso at sa isipan mo that you have judged rightfully? But then again, someone just approached you and said, no, your judgment is not correct. Instead of imposing this, do this. Especially kung ang nagsabi, kapatiran at leader ka. Well, definitely, parang magaling ka pa sa akin, ha? Ako nga leader, eh. This happened sa buhay ng kapatid natin si Jonah. Sa buong puso, sa isipan, pure, alam ni Jonah na tama ang kanyang judgment. But then again, sa Lord, mali. Kaya maganda na lang, huwag na tayo mag-judge. No? Except talaga yung mga needful, necessary na judgment. Okay, matuto po tayo sa buhay ni Jonah. Para huwag na natin danasin kung ano yung dinanas niya. No? Huwag na tayong matagan na runaway prophet or prejudice na mga Christian. Nakakaya naman yun, di ba? Naturingan tayong Christian, tapos prejudice tayo. Judgmental. Wala yung anak ko lumabas. Ang sabi niya, judgeable. You're so judgeable, mommy. Nung isang araw, nagbibiruan kami. What judgeable, anak? Judgmental. So, okay, let's learn from the character, si Jonah. Bakit, bakit siya na-typecast na ako lang pala ang nag-typecast sa kanya ng prejudice? Wala sana kumontra mga Bible scholars sa akin, ano? Yung pong mga nanonood, no bashing, please. So, okay. Magulo tong ano. O ako po ang magulo. Okay. Una, bakit ko nasabing prejudice si Jonah? Makikita po natin, ipipreempt ko na po. Ito po kasi, hindi po kasi ako magaling magkwento. Nauuna po yung huli kaysa sa unahan. Ipipreempt ko po. Si Jonah, kaya ako, that's why I said Jonah is a prejudiced person. Because in chapter 4, there is this prayer when Jonah said, when Jonah was very angry to the Lord. Because he was expecting the Lord to punish Nineveh. But instead of doing that, the Lord relent from anger and spare Nineveh. And so, yun ang dahilan why Jonah became so angry. And that is the main reason Jonah ran away, because he already had a judgment over Nineveh. He didn't wait for the Lord to ipataw ang judgment, but he did himself. Kaya yun ang dahilan. That's why he doesn't want to follow the Lord. At malalaman natin mamaya. So that is an bird's eye view. Why I said that Jonah is prejudiced and why he did things that are not according to the will of God because of prejudice. And maybe we are too. In Jonah chapter 1, verse 1 and 3, the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, arise, go to Nineveh, the great city,
and cry against it, for their wickedness has come up before me. That picture is the city of Nineveh. And to give you a small information about Nineveh, Nineveh is a very wicked, because it says already in verse 2. No? The wickedness of Nineveh is already malala. Extreme. They went extreme. And it already catch the attention of the Lord. And so, how come Nineveh become wicked? Nineveh is a very rich nation because they are always winning in a battle. That's why they become rich. At the same time, Nineveh is located on a river of Tigris. So the barter system, the market, business is nandoon. Nineveh is also considered as a blood city. Why? Uso po dyan ang amputation. Some judgment or punishment are amputation. Cut head, cut off the head, cut off the hands, cut off the feet. Kaya po madugo dyan. Pag pumunta ka siguro malansa. Parang hindi ko kaya pumunta. Hindi lang yon, sorcery, witchcrafting, a number one hate ng Lord, idolatry, and many kinds of sin. Name it, mga kapatid, it's all in Nineveh. That's why the sin of this city is great. And so, still the Lord is merciful. Di po ba? And he asked me, Jonah, to arise. Arise, Jonah. Magpunta ka sa Nineveh at sabihan mo sa kanila na ang kasamaan nila ay umabot na sa akin dito sa langit. Well, Jonah arise. Sa verse 3, but Jonah rose up to flee to Tarshish, not to go to Nineveh, but to flee to Tarshish from the presence of the Lord. So he went down to Joppa, found the ship which was going to Tarshish, paid the fare, and went down into it, go with them to Tarshish from the presence of the Lord. That's why they called him the runaway prophet. Instead of following the word of the Lord to go to Nineveh, he went, instead going to east, he went west. The place of Jonah, yung distance niya from Nineveh is only 500 miles. But yung Tarshish is 2,500 miles away. So five times away. Instead of going to Nineveh, the most easiest way is go to Nineveh and just say what the Lord wants to say. But no, because he already have judgment in his heart towards Nineveh. That's why he didn't follow the word of the Lord. So, what prejudice leads us? Prejudice leads us to disobedience. And this is what happened to Jonah. Because he was prejudiced, he already have his own judgment toward Nineveh. Kaya po, dinisobey niya for the first time ang utos ng Diyos. Imagine, direct command from the Lord. Diretso mong nakakausap ang Lord. And yet, you didn't follow. Imagine that. And during that time, they have seen a lot of miracles Yahweh had done in their lives. And many times, naniligtas sila ng Diyos sa lahat ng mga kalaban nila. But then again, here is the audacity to disobey the Lord because of your own prejudice. Moving on. Sa chapter 1 pa rin, verse 4 hanggang 17. Because of disobedience, ito ang mangyayari sa atin.
For the Lord hurled a great wind on the sea, and there was a great storm on the sea, so that the ship was about to break. I don't want to read it because it's too long. I want to shorten the story. So while Jonah is already on the sea, sailing, going to Tarshish, here comes the Lord, send a wind, wild wind, and a storm. So everyone in the boat became so afraid is scared to death. So everyone got to their knee and prayed to their own gods. Kanya-kanya. Because they had iba-ibang mga tao ang nakasakay doon. Kaya iba-iba din ang Diyos nila. Pero hindi po marami ang Diyos, ha? Baka po magkamali tayo ng pagkaintindi. Iisa lang po ang Diyos. Kaya dumami ang Diyos kasi iba-iba po ang pinanampalatayanan. So in short, everyone prayed, and yet yung bagyo hindi tumitila. It doesn't stop. But everyone was crying, everyone was furious. But here comes Jonah. He just went down the deck and he slipped. And he fell sound asleep. Para lang siyang pinaghihele ng dagat. Para siyang nakaduyan doon, nakatulog. At nakita siya ngayon itong kapitan. Ang sabi ng kapitan, bakit ka natutulog? Why don't you just pray? Maybe your Lord or your God may have concern over us, and He will spare us from this calamity, and we will be saved. But Jonah, this is the problem when we disobey God, and when we are prejudiced person, it hardened our heart. Even na nandun ka na sa malaking problema, you still doesn't want to call upon the Lord. So he doesn't want to pray, kaya lalong tumindi ang bagyo. Lalong nagkagulo sila. Dahil wala silang magawa, ang ginawa na lang nila, they cast lots. Di ba nabanggit din ni Pastor last week? Uso nung panahon na yon yung casting lots. But this time, parang dice. Siguro isang bolang or isang bato, hinagis yung bato kung kanino tumapat, siya yung may kasalanan. Bakit? Mayroong malaking bagyo. Hindi dahil sa balat, no? Hindi dahil sa balat. Kung hindi dahil, meron kang ginawang hindi maganda sa Lord. Okay. So here comes the lots fall unto Jonah. And then, tinanong siya, who are you? From what nation are you? And then Jonah, sa 9, no? With all the audacity, he said to them, I am Hebrew, and I fear the Lord God of heaven, who made the sea and the dry land. Lakas ng loob, magsabi ni Jonah, I am Hebrew. I fear the Lord. Do you really fear the Lord when you ran away from Him and did not obey His command? Do you really believe that God of heaven, who made the sea and the dry land, hindi ka kayang habulin dyan sa dagat? At kaya mo pang tumakbo? Maybe we are too. We run away from God. We're not following God's command sa bawat buhay natin. Kaya nagkakaroon ngayon ng maraming distraction. Because prejudice leads us to distraction and destruction. What distraction? You are distracted from your ministry. Prejudice na distract si Jonah na matagal ng propeta na hindi gawin yung kanyang ministry na mag-preach, ipahayag yung salita ng Diyos sa mga tao sa Nineveh because of prejudice. Baka tayo din, distracted tayo sa ministry natin ngayon. Dahil ayaw nating sumunod sa Diyos. Kasi meron tayong sariling judgment. And then distraction. Nakita nyo naman kung gaano kalaki ang distraction na mangyayari, hindi po ba? Some, baka po marami pa kayong problema hanggang ngayon.
na matagal na hindi pa rin nare-resolve. Baka ang solution lang is, hearken the word of the Lord. Pakinggan natin ang Diyos at sumunod. Baka may pinapagawa naman ng Diyos na matagal na hindi mo pa ginagawa. Why not go back? Maybe there's a, may word sa iyo ang Lord na gusto niyang gawin. It may not be directly a sound voice or a little small voice na sinasabi nila that you can hear from the Lord. But maybe from the devotion you are reading every day, the Lord is speaking to you and He wanted you to do something. Or maybe the Lord is speaking with the speaker or the preacher. Maybe with a Bible study or even exhortation. The Lord is talking to us. And yet, we hardened our heart. Kaya ayaw nating sumunod. And here comes distraction. And then, magko-question ka, Lord, bakit nangyayari sa akin to? When in fact, you know why. At hindi lang yun, baka katulad tayo ni Jonah. I am a Hebrew. I am a Christian. Ang lakas pa ng loob. I am a Christian and I fear God with all my heart. I believe that God will rescue me in this problem. That God is the provider, He is the Alpha and the Omega, He is my healer. You have all that audacity to declare. Lalong-lalo na kung ang kasama pa na nakapaligid sa atin are non-believer. Shame on us. Napakalakas ng loob nating magsabi that we are Christian and yet we disobey God. Diba? Parang anak lang yan eh. Hindi, mahal ako ng nanay ko. You're carrying the tag name, Kapasin. But then hindi mo sinusunod kung ano sinasabi ng mga magulang mo. At ang lakas ng loob mong humingi pa ng cellphone. Eto tayo eh, di ba? This is us. So sad and very shameful sa harapan ng ating Panginoon. Stop it! At dahil dyan, alam mo, matigas talaga ang puso ng tao. Ay, na-miss ko. Wala siya. Tigas ang puso ng tao. Imbes na manalangin, instead for him just to pray for him to be saved at kasama ng mga taong nandun sa barko. Minsan nakala natin, it is only us, God is going to punish or to face the consequences of our disobedience without us knowing the people around us. Them too are suffering because of us. The church is suffering because of us. And so sad. So sad po. So na-hardened, he doesn't want to pray. So ang suggestion ngayon, when they know that he is a Hebrew and he is the cause of that calamity, and also Jonah already told them that because he ran away from God, and so everyone become more fearful of their lives. So what they do, they ask Jonah, what do we do so the calamity will stop? Sabi niya, just throw me over. And the wind and the storm will stop. So that's what they do. They throw him out of the boat. And the storm stops. Why do we have to wait for a consequence to another consequence and another consequence instead of just pray? Just kneel down and pray. Why? You know what? God is so good. Even napakatigas ng puso natin. Even we doesn't want to call upon His name. Even we are running away from Him. God is so good. At the end of the line, when you think that is your finish line, when they throw Him, He thought that is the end of His life, right? But no, God provide a big, not just big, but huge fish. God provide a huge fish. See? God is still giving us a chance.
to change our mind, to change our heart. Baguhin natin kaya yung judgment natin. Baka pwedeng namang mali naman talaga tayo. Okay? So in short, in Jonah chapter 2, he was there for 3 days and 3 nights. Eh wala na, na-corner na siya. Sometimes God put us in this kind of situation where we cannot do anything. Minsan kasi ang tao, hangga't kaya niya, may nagagawa siyang paraan, okay lang. No? Natanggal ako sa trabaho dito, apply ako dun. Ay, meron pa akong ibang pupuntahan. Meron pa akong ibang option. Meron pang Canada. Meron pang Japan. Meron pang UK. Pero pala, ang lahat ng sagot, andito lang sa Riyadh. Just obey God. At yung sweldo na pwede mong kitain sa Canada, God can provide here. If only we obey. And so, God cornered him. Wala na tayong mapuntahan. Nothing else to do. You are in the belly of a fish. When nothing else you can do, when things become hopeless sa palagay mo, tsaka ka palang magpa-pray. Then, Jonah prayed already, prayed here. At ito lang ang pumukaw sa akin sa mahabang prayer ni Jonah. I believe Jonah has a long prayer. And I believe in 3 days, hindi niya lang isang beses pinag-pray yun. Sa maraming araw, sa mga araw na yon, he was praying. But, when he reached to this verse, when he reached to these senses, kasi minsan, we are praying with many flowery words to God. But you know what? God is only waiting for this word. Ang sabi po dito, but when I sacrifice to you with the voice of thanksgiving, that which I have vowed, I will pay. Lord, kung anong pinangako ko, tutuparin ko na. Yun lang ang inihintay ng Lord. Kasi when Jonah first obey the Lord, nangako siya na magtatapat siya sa Diyos. Nangako siya na gagawin niya yung kalooban ng Diyos. And so are we. Nung tinanggap natin ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, nung tayo mag-born again Christian, it's also the same that we gave vow sa ating Panginoon na magtatapat tayo sa Kanya, na magigi tayong masunurin sa Kanya. Tama po ba? So baka sakali ito nang hinihintay ng Lord na sabihin mo sa Kanya. Para yung problem na meron ka ngayon will be fixed immediately. And so when the Lord heard that prayer, He commanded the fish to vomit Jonah in a dry land. See? There's always a second chance sa ating Panginoon. Baka malayo na narating mo, kapatid. It's about time to realize and go back dun sa pangako natin sa ating Panginoon. And God will deliver us. So, prejudice, hardened heart, pinapatigas ng prejudice ang ating mga puso. Next. Parang mahaba ang kwento ko, no? Jonah 3, I will make it fast because the story is very long. On Jonah 3, here comes, pakita ko na rin, prejudice feeds pride. Akala ninyo, when Jonah prayed that, he was sincere in his heart? No. Kasi nung nagpunta siya dyan, when he went to Nineveh, to say, dapat, yung sinabi ng Lord na dapat niyang sabihin, no. The Lord did say in verse 1, go to Nineveh and preach or cry against it that his wickedness already came to me. Pumunta ka sa Nineveh, sabihin mo sa kanila ang kasamaan nila, nakarating na sa akin. That's all ang pinapasabi ng Diyos. But then, alam niyo kung anong sinabi ni Jonah? Antimano judgment. Ang sabi niya, sa 5 Hebrew words daw po, ang sabi niya, Ovd, Arbayem, Yom, Nineveh, Napachet. Yan pong ibig sabihin sa English.
yet 40 days and Nineveh will be overthrown. May sinabi bang ganun ng Diyos? Wala, di ba? Pero siya, nagbigay na siya ng judgment. 40 days na lang. Meron kayo at sisirain na ng Diyos ang inyong... Hindi man siya nagsabi na ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay mabuti, magsisi lang kayo, hindi kayo parurusahan. No, walang ganun. Kasi sa isip niya, sa puso niya, parusahan ang Nineveh. Karapat, dapat lamang silang parusahan. Unang-una kasi hindi naman talaga sila Hebrew. But then again, to his expectation, imbes na parusahan ng Diyos, or magmatigas ang puso nila, sila po ay nagtakumbaba, sila ay nagfasting, pati mga hayop hindi kumain, sila ay nagsaklot, and they pray to God. The king said, let's pray, maybe, maybe, the Lord will relent his anger toward us. Maybe, hindi sila sigurado, pero ginawa nila. Nakita ng Diyos ang ginawa nila, kaya pinatawad. Hindi na sila sinira. You see? Kaso lang, eto na nga po kasi. Kaso lang, pagdating dito sa Jonah 4, galit na nga itong si Jonah. But Jonah, it greatly displeased Jonah and he became angry. He prayed to the Lord and said, saan ka makakakita? Ang panalangin mo negative. Ang sabi niya, please Lord, was not this what I said while I was still in my own country? Therefore, in order to forestall this, I fled to Tarshish, for I know that you are gracious and compassionate God. He's slow to anger and abound in loving kindness, and one who relents concerning the calamity. This is the funniest thing. Sa 3, therefore now Lord, please take my life. For death is better to me than life. You see? Because your judgment did not come to pass. Your own judgment did not come to pass. You are angry toward God. And you even prayed, God, mamatay na lang ako. And the Lord asked, do you have good reason to be angry? Nagsagutan pa sila ng Lord. Alam mo, tumayo. Tumayo lang si Jonah. Umasa pa din siya. Nasasagutin ng Diyos. No? Ang kanyang panalangin. Because prejudice, you know, leads to futility. You know what is futility means? Futility becomes senseless, pointless, irrational. He becomes like this. Parang ganun. And then he's still expecting that God will change his mind. And what he did, he went far away. Sit on a high place, or let's say mountain, and still waited for Nineveh to be distracted. See? But, nagpatubo ang Lord ng puno, nagpadala ang Lord ng uod, namatay ang puno. Pagkatapos, nagpadala ang Lord ng malakas na hangin na mainit, at naggalit na naman itong si Jonah. Here comes. No? Then God said to Jonah, do you have a good reason to be angry about the plant? Because he become angry again because of the plant. And he said, I have good reasons to be angry. No, he's arguing with God. Even to death. Meron akong magandang dahilan talaga para magalit. Kahit mamatay pa ako. Then the Lord said, you had compassion on the plant for which you have not worked and which you did not cause to grow, which came to overnight and perished overnight. Should I not have compassion on Nineveh, the great city in which there are more than 120,000 people, who do not know the difference between their rights
on their right and left hand, and when and well as many animals. You see, sometimes we give details. We give emphasis on our own emotions rather dun sa kalooban ng Diyos. We give emphasis dun sa pain kasi na parang napahiya ako. I was embarrassed because I already preached to Nineveh that they're going to be distracted, and yet God relent His anger. And so yun po ang nangyari, no? Diyan po natapos ang storya, ang haba ng storya. Ano pong makikita natin dito? When prejudice become futile, we become futile, leads us to futility. We become unreasonable. Even small things, we argue even to God. Sinong nasa katinoan ng isip na makikipag-argue sa Diyos? Imagine, prophet. Baka tayo ganun din. The Lord wants you to concentrate on your ministry, and yet you're running away. Why? Kasi gusto kong mawala dyan sa pwesto na yan, yung kapatid na yan. Kasi ayokong makita siya. Gusto kong makita na parusahan siya ng Diyos, tapos babalik na ako. So sad. Pinangungunahan natin ng Diyos. And this is the thing, God is merciful. When we think our judgment is right, sa Diyos hindi. Just accept it. And follow God. So, if you are drowning just like Jonah because of prejudice, maybe marami ka ng mga pagsubok na dinaanan at hindi mo napapansin that is because you have disobeyed God because of prejudice. Then, if you do that, go back. Go back lang, kapatid. Go back sa word na Jonah. Just obey. Never adhere with hesitation. Just never hesitate. Just follow. And if sumipa si hesitation because of prejudice or maybe because of your own emotion, then go back ulit kay Jonah. Remember God. Remember that God is justice. Kapag may pinapagawa siya sa'yo, He had a good reason. And that God is omniscient. He knows everything. He knows what is best for you and what is best for the other group of people na gusto niyang ipaminister sa'yo. And when God asks you to do something, it is necessity. Bakit necessity? Kasi it will be again good for you and good for the other party. Because God is omniscient nga, di ba? Alam niya, nakita niya ang puso ni Jonah at gusto niyang gamutin yung pagiging prejudice ni Jonah. Gusto niyang baguhin ang puso ni Jonah. Gusto niyang baguhin ang pag-iisip ni Jonah. By what? Pumunta ka dun sa kaaway mo. Then, pag sumunod ka, solve ka na rin. And then God is almighty. Because of our disobedience, maraming problemang dumadating. You know what? Nangyayari ang mga bagay na yon because God wanted it to happen sa buhay natin. For you to be punished, yes. But also for you, para makabalik. For you to be whole again. Kasi sinisira tayo ng prejudice. And then H is for helper. Just go down to your knee. Just ask help and He will be there. So kung tayo po ay nakalimutan na natin yung first love natin sa ating Lord, just like Jonah, at yung vow natin sa Kanya, just go back
And remember kung anong klaseng Diyos ang pinaglilingkaran natin. Anyway, wala kang takas sa Diyos. Whether you like it or not, you have to do what God told you to do. Because there is no way in escaping God. Amen? And in following God, there is reward. Remember that. In following God, there is reward. But in running away from God, there is destruction and there is consequences. Amen?